Mahigit isang milyong pisong halaga ng alahas at pera ang nalimas sa bahay ni DOTr Assistant Secretary Goddess Libiran. Ang suspek, kasambahay niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Alas 2 ng hapon noong Enero 8, nakuna ng CCTV ang kasambahay ni Transportation Assistant Secretary Goddess Libiran na si Marilo Fernandez na palabas ng subdivision sa San Fernando, Pampanga. Kapansin-pansing halos dumaylay na sa bigat ang magkabilang bulsa ni Fernandez. Ang laman pala ng kanyang bulsa ay mga pera at alahas na sinimot niya mula sa jewelry box ni Libiran. Ang halaga ng kanyang ninakaw aabot sa 1.2 million pesos. Kwento ni Libiran, isang oras pa lang ang nakalilipas mula nang umalis sila ng kanyang mister para magpa-booster shot. Nakita pa raw ng kapatid niya ang kasambahay habang nasa kwarto nila Libiran, pero hindi naman daw naghinala. Pero yung closet ko na kasi na yun, open naman kasi na closet yun, hindi siya yung may lock. Oo, kasi nga nasanay ako, kami-kami nang naman din sa bahay. Mm-hmm. Tapos akala ng kapatid ko, syempre naglilinis siya kasi may daradala siyang pamunas. Huling nakita ang suspek noong Linggo na may bit-bit na malalaking bag habang paalis mula sa tinutuluyan niyang bahay sa Pasig. Mag-iisang linggo pa lang daw na nagtatrabaho si Fernandez kina Libiran. Nagtiwala daw siya lalo't kinuha naman nila sa agency na Southmaid's Housekeeping Services ang kasambahay. Maliban sa NBI clearance, kompleto raw ang dokumentong ipinakita ng ahensya na patunay na dumaan ang suspek sa screening process. Hiningi ko rin yung Facebook account nung yaya, tapos ibinigay naman nila sa akin. Tapos sinet ko naman yung account, tinignan ko, wala naman akong nakitang any mga kahinahinala doon. Kasi nga, yun pala, she's using another, parang ipang ilang account niya na palang ginagamit yun. Matapos ang pagnanakaw, nag-post sa social media si Libiran para mahuli ang kasambahay. Dito na lumabas na marami na palang nabiktima ang suspek. Base sa impormasyon ng BJMP, nakulong na si Fernandez sa kasong qualified theft at nakalaya lang noong May 2019. At ang totoong pangalan pala niya, Marilyn Batuhan de los Reyes. Kumbensido si Libiran na nagkaroon ng kapabayaan ng Southmaid's Housekeeping Services. Ang mas ikinagagalit pa niya, wala raw aksyon ang ahensya. Sabi ko, bakit hindi nyo, ang laki ng pananagutan nyo dito, hindi nyo ni-screen ng maayos yung mga yung mga maid nyo, iba-ibang nakulong na pala yan dati, iba-ibang pangalan lang yung ginagamit. Tapos sinasabi nila sa akin na may NBI clearance. So sabi ko, ipadala nyo yung NBI clearance sa akin. Mm-hmm. Tapos ang reply lang nila sa akin, okay. As in two letters, okay. Ganun lang. Payo niya sa mga kukuha ng kasambahay. Kahit nagaling sa agency yung maid, wag pa rin silang pakampante. Talagang yung mga papers na ipapasa sa kanila ng agency, kailangan busisiin nilang maigi. Kailangan mag-conduct din sila ng sarili nilang investigation. Sa may impormasyon sa kinaroroonan ng suspek, ipagbigay alam lang sa mga otoridad o mag-iwan ng mensahe sa FB page ni Asec Goddess Libiran. Sinusubukan naming hinga ng panig ang Southmaid's Housekeeping Services pero hindi sila sumasagot sa aming mga tawag. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.